Magandang hapon sa inyo mga buddy. Kahapon ay ginulantang tayo ng isang balita na kung saan ay isang C-130 plane ng Philippine Air Force ang nag-crash dito sa may Patikulhulo. Nung una, nung nakita ko ito sa social media, ang akala ko sa ibang bansa nangyari. Pero nung habang binabasa ko yung caption ng video, doon ko na-realize na ito nga pala ay sa ating bansa nangyari. At talagang isa sa aking naramdaman ay ang pagkalungkot, dahil alam naman ninyo na tayo ay galing din sa serbisyo, naglingkod din tayo sa ating bayan ng ilang taon, at nakasama ko rin ang mga bayani na kung ituring natin. Hindi man ako isang bayani, pero naranasan ko na makasama ang mga sundalo na naging bayani na nakikipaglaban para sa kalayaan, para sa kapakanan ng ating bayan. Doon ko nalaman na isa sa mga nasawi sa C-130 plane crash na ito ay kabatch ko mismo sa Philippine Air Force nung ako ay nag-training noong 2003. Hindi ko man siya ganun kakilala, hindi ko man siya ganun na nakasalamuhan nung training na yon. Pero kami bilang isang class, kapag may nawala na isa sa amin, kapag may napahamak na isa sa amin, ganun na lamang yung lungkot, ganun na lamang yung pakikiramay na aming ibinibigay sa aming kasamahan. Para kaming tunay na magkakapatid, ganyan ang turingan namin sa militar. Lalong-lalo na siyempre yung mga nakakasama mo sa operation, sa mga trainings. Habang pinapanood ko yung video na kung saan itong eroplano na ito ay bababa sa isang runway dito nga sa may Hulo, doon na lamang nagulat yung nagdi-video, kasi biglang sumabog after na makalampas tong runway. At ayon nga sa balita, ito ay bababa na doon sa lugar na yon, ngunit parang nagkaroon ng problema na hindi agad nakababa siya doon sa runway. Tinatry ng eroplano or ng piloto na tumaas uli, pero sa kasamaang palad ay hindi na niya ito nagawa. Nung una ang balita ay ang nakasurvive or ang namatay ay nasa 17. Pero dahil sa dami ng mga sundalo na nakita natin sa video na habang sila ay papasakay dito sa eroplano, nagse-selfie, at ang karamihan sa mga ito ay mga bago pa lang na madidestino sa lugar na yon. Kaya nararamdaman ko yung excitement na nasa kanilang mga puso. At syempre may halong kaba dahil maa-assign ka dun sa isang lugar na hindi mo kilala ang mga tao. Ano kaya yung mga ginagawa nitong mga sundalo na to bago sumakay doon sa eroplano? Siguro yung iba, kausap yung kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng video call. Yung iba nagse-selfie, yung iba nagvi-video. At yung lumabas na isang nag-viral na kung saan ay yung mismo sakay doon sa C-130 na yon ay nagvi-video habang sila ay papunta mismo doon sa likod ng eroplano at sasakay na. At yung sumunod na tagpo ay yung video na nga na kung saan ay bababa yung eroplano, at doon na nangyari ang hindi inaasahan. Napakaikli talaga ng buhay ng tao mga buddy. Naniniwala ako na kapag oras mo na, hindi ibig sabihin na ikaw ay isang sundalo ay palaging nasa peligro yung iyong buhay. Minsan may mga ibang profession din na delikado. At alam ko na ito ay itinakda ng ating Diyos. Itinakda yung oras natin sa mundong ito. Na kahit na ano ang ating profession, kahit na ano ang ating edad, kahit na tayo ay isang malusog, kahit na tayo ay walang sakit, basta oras na dumating yung itinakda sa'yo, wala tayong magagawa mga buddy. At yan ang nararamdaman ko ngayon, na-realize ko na talagang sa isang iglap lang pwedeng mawala sa atin yung ating buhay. Kaya ang pinakamahalaga na gawin sa bawat minuto, sa bawat oras na tayo ay nandito sa mundo, ay i-enjoy natin ito. I-enjoy natin kasama yung ating pamilya. I-enjoy natin ito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil any moment na kapag kinuha tayo ng Diyos, ano yung ating ihaharap sa Kanya na pwede tayong maging proud sa ating sarili? Kung tatanungin tayo, ano ba yung nagawa mo sa mundo? Sigurado itong mga sundalong ito na nasawi sa trahedyang ito, kung haharap man sila
sa Diyos. Isa lang yung kanilang pwedeng ipagmalaki kapag tinanong sila ng Diyos, ano ba ang nagawa mo para sa iyong kapwa-tao? Isa lang ang may sasagot ng mga sundalong ito. Naglingkod po ako sa bayan, isinakripisyo ko po ang aking pamilya para sa aking bayan, at ako po ay nasawi para sa pagtupad ng aking tungkulin para sa bayan. Yan po yung pwedeng isagot lang ng ating mga kapatid na sundalong ito. Kaya para po doon sa mga pamilya nitong nasawi, alam ko pong napakahirap pong tanggapin ninyo yung bagay na ngayon. Dahil nga sa alam natin na itong mga sundalo ay namamatay sa pakikipaglaban. Sila ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa bayan. Pero sa pagkakataong ito ay iba dahil sa isang trahedya na hindi inaasahan ang nangyari. Pero napakahirap tanggapin sa simula. Ang tangi lamang konsolasyon na maibibigay ko sa inyo ay yung pagtanggap ninyo na oras na sila ay nagsundalo, nandun na yung kanilang isang paa sa hukay. Maging sila ay masawi man sa pakikipaglaban or anumang natural na kalamidad or anumang trahedya, nandun na yung kapalaran nila. Mahirap tanggapin sa umpisa, pero maging proud po tayo na ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi nasawi ng walang kasaysayan, ng walang kahulugan. Sila ay pupunta sa misyon na yon upang maglingkod sa bayan. Pero dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, ay ito ang nangyari sa kanila na sila ay sa isang trahedya nasawi. Hindi na natin po ipapakita yung mga video na to dito sa ating discussion na to. Ang gusto ko lang pong maiparamdam sa inyo yung aking sentimiento bilang isang dating sundalo na talagang napakahirap ng buhay. Napakahirap ng buhay. Malayo sa pamilya, palaging nasa peligro, at ang kanilang mga ginagawa ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong mamamayan lang. Itong mga nasawing ito, yung ilan sa kanila ay mga bago pa lamang na nagsisimula sa kanilang karir bilang isang sundalo. Kaya ako po ay nakikiramay sa lahat ng mga pamilya nung nasawi, sa pamilya ng aking classmate na nasawi din kasama nitong trahedyang ito, na magpakatatag at tanggapin ang kanyang sinapit. Ilang taon na lang, tatamasahin na sana nila yung bunga ng kanilang paghihirap sa buong dekada ng pagsisilbi sa bayan. Pero napakahirap tanggapin dahil nga hindi natin alam yung plano ng Diyos. Hindi natin pwedeng tanungin, hindi natin pwedeng questionin yon. Kaya sana sa lahat po ng mga magulang na may mga anak na sundalo, sa lahat ng mga may asawa na sundalo, tanggapin po natin na sa oras na tayo ay may mga ganitong kamag-anak na nagsisilbi sa bayan, nandun na po yung peligro, nakaakibat na po sa kanilang pagkatao na yung kanilang buhay ay malagay sa alanganin kagaya nito. Ang tanging aral na matututunan natin sa nangyaring ito ay ang buhay ng tao talaga ay walang kasiguraduhan. Maraming salamat po. Ito ang yung Supremo. See you next time, mga buddy.